Antonio, I have to cut short my interview with Undersecretary Benito Ramos because the Office of the President just called in. Uh-huh. And he reports right now that there are 7 people are dead because of the earthquake. Edwin? Edwin? Yeah. Oo. Linawin lang natin yung sinabi ni Director Benito Ramos. Ano, yung mga pinapayuhan niya na huwag munang bumalik sa kanilang mga tahanan o sa mga gusali, saang mga lugar yon? Lahat ng naapektuhan. Lahat? Okay. Lahat na ng naapektuhan. Lalo-lalo yung mga na-damage. Particularly dito, so far, ang mga natatanggap namin reports dito sa NDRRMC, ang pinakamaraming natatanggap namin damage ay dito sa lalawigan ng Negros Oriental. Okay. So far, dito na yung patay sa naturang lalawigan. So, may mga report na may mga gumuho, may mga gumuhong na gusali nagagaling yan sa Philippine National Police. Pero sinasabi naman ni Jose Ramos, kung meron man gumuho, hindi ito yung matindi. At wala naman silang impormasyon na natatanggap na may mga nadaganan o may mga naiipit pa sa naturang mga gumuhong gusali. Okay. At meron daw mga kasing lugar, lalong-lalo sa Iloilo City, tulad ng binanggit niya, ang nag-auto shut off ng elektrisidad. Ginawa ko yun para hindi na madagdagan pa yung problema dahil baka magkasunog pa o anuman at lalong lumala yung problema. Binabanggit rin niya, Tony, na hindi na dapat ina-entertain dahil binaba na raw yung tsunami alert na unang ang inilabas ng T-Box. May mga natatanggap kaming ulat na nanggagaling sa PNP, lalong-lalo na dito sa siyudad ng Giulngan, sa Negros Oriental, na may mga nagpapanik na mga kababayan natin. Kasi kung titingnan sa mapa, itong Negros Oriental, itong mga tinamaang bayan ng Himalalud, Giulngan, La Libertad, at ito pang ibang lugar na ito na mga binanggit niya, nasa shoreline, coastal area itong mga ito. Okay. Kung kaya dun sa mga lugar na yon ay may mga nagpapanik daw. Ah, oo. Dahil nababasa ko nga, mayroong lugar na binabanggit sa Twitter, Edwin, ano? Yung mayor daw ng San Carlos, nag-iikot na doon sa kanyang bayan at sinasabi na ligtas na para doon sa mga tao na magsibalikan sa kanilang mga tahanan. Parang nakikita ko na taliwas ito doon sa naunang babala ni Director Benito Ramos na huwag munang bumalik sa kanilang mga bahay yung mga tao. Tama ka. Dahil ang binabanggit, although ang mag-iba naman kasi yung concern ni Jose Ramos, na baka naman kasi magkaroon tawa ng matitindi na aftershock. At kung sakaling ang medyo magkaroon ng datos yung kaninang lugar na kinalalagyan o yung bahay nila, yun nga yung iniiwasan. Mm-hmm. Pero ang impormasyon din na tanggap ko dun sa Negros Oriental, yung mga natatanggap ko from the Philippine National Police, merong mga area na inideklara na mga evacuation area. Mm. Siguro ito yung mga lugar na dapat puntahan noong mga tao na siguro humina yung pundasyon ng kanilang bahay. Dahil alam naman natin, ang lindol, hindi naman mga patapos yan o sa natapos yung matindi. Dahil nasusundan pa yan aftershock, na mga aftershock. Oo. Okay, Edwin, sa 7 na italang namatay, yung una kasi ay isang bata na nahulugan ng pader. So, clearly, nadagdagan ito ng 6. Ano ang ikinamatay ng 6 na ito? Hindi pa malinaw yung 5. Pero kasi yung 2 dito sa mga nasawi, identified na eh. Mm-hmm. Yung 2, parehong naguuan ng pader, parehong nadaganan ng mga pader ito. Yung isa sa mga nasawi ay nandito sa bayan ng Payasan, sa Negros Oriental. Ito ay nakilalang isang Bernadette Raydan. 9 na taong gulang at nag-aaral sa Matuog Elementary School. Siya ay nadaganan ng sementado na pader nang nag-collapse daw ito sa naturang na paaralan. Mm-mm. Yung isang bata na binabanggit naman, na nasawi naman, ay itong si Anafe Estrabella. Mm. Ito ay isang grade 6 pupil dyan sa barangay Mumpong, Himalalud, Negros Oriental. Ito ay nadaganan naman ng pader ng isa namang chapel. Pagkamat na isugod na ito sa ospital, ito ay diniklarang dead on arrival. Yung binabanggit na 5, hanggang ngayon ay inaantay pa nila yung pagkakakilanlan at kung ano yung mga detalye at dahilan kung bakit namatay
itong mga taong ito. Oo. Okay. So, actually, from Twitter also, ito via Chari Villa and ANC alerts, Edwin, San Carlos City residents are now being encouraged to go back home, pero marami pa daw ang ayaw dahil natatakot. So, si Mayor Valmayor is going around. Okay? Oo. So, yung natatakot nga, tulad nga nung tinanong ko rin sa kanya kanina, kay Yusek Ramos, eh, may mga nagpapanik dahil nga dito sa tsunami alert na inalabas ng P-Box. Tulad na ng binanggit ko kay Tony, pag tinignan mo ka kasi itong mga bayan ng Himalalod, Ilhungan City, Tabindagan, kung kaya yun siguro yung kinakatakot ng mga tao dyan. Pero yun nga, pinapawi ni ang NDRCC at nagpapahalaan yung paganda na magkakaroon ng sunod tayo sa Katurang Litol. So, pinapawi nga ni Director Benito Ramos yung pangamba na yon, but at the same time, sinasabi niya, wag munang magsibalikan sa kanilang mga bahay, mga tao. Pero kabilang na rin ba doon, Edwin, yung mga tao doon sa mga binanggit mong lugar na tabing dagat na posible ba na pag may aftershock, eh, may panganib pa rin ng tsunami? Kasi nilift na yung tsunami alert. Ayan, masayang Eka, lumabas si Jose Ramos eh. Sige. Sa telepono. Kunin natin ulit. Matanong na natin siya ng diretso. Okay. Oo, may kausap lang. May binatanggit siya ngayon na lahat ng roads at bridges sa mga lalawigan ay bukas. Passable naman. Okay. Oo. Siguro maya-maya siguro ng konti dahil may kausap na siya ng iba matapos siyang kausapin ng Office of the President. Oo. Oh, actually, maganda nga na malaman natin kung anong pinag-usapan nila ni Pangulong Aquino, kung may inuutos, diba? At kung may planong bumisita ang Pangulong Aquino sa mga lugar na yan. Meron ring report dito, Edwin, that wala naman daw nakanselang mga flights, no, sa Iloilo. Isang fast craft lamang from Iloilo to Bacolod. Oo, wala. Walang nababanggit sa NDRRMC, although kanina ay naglabas itong Philippine Coast Guard na isinuspinde yung pagbiyahe naman ng mga sasakyang pandagat sa Kabisayaan. Dahil nga dito sa pangamba na magkaroon ng tsunami, pero yan nga ay binabana ng P-Box. Wala na rin at maging itong NDRRMC. At kanina nga pala, meron pang ulat dito na pumasok. Sa pamamagitan na rin ng Philippine National Police, sa pamamagitan ni Police Chief Superintendent Agrimer Cruz, ang spokesperson ng PNP, na merong limang beach cottages itong Comendador Beach Resort diyan sa La Trinidad City sa Negros Oriental rin ang na-wipe out dahil tumaas daw yung tubig dagat at ito ay inalon itong mga beach cottages na ito. Oo. Actually, ngayon nga Edwin, no, binabasa ko din yung mga ibang reports at nabanggit mo na rin nga yun sa Gihulgan, yun sa Negros Oriental, ang isa sa mga matinding tinamaan. So, merong mga bahay na natabunan ng landslide doon sa lugar na yun, ano? Oo. Ito, si Yusek Ramos, katabi ko na. Okay. Yusek? Si Tony Velasquez, si Karen Davila. Meron lang silang, diba, pag-usapan yung tinawag dito sa'yo, ang Pangulo? Tumawag po ba ang Pangulo? Yes, sir. Nag-consular. He is being informed sa Malacanis kay Presidente Aquino. Ano po? Karen? Tony? Yeah. Okay. Nag-monitor si Yusek. Alright, Yusek, anong pinag-usapan ninyo ni Pangulong Aquino? May plano ba daw siyang bisitahin ang mga lugar na yan? May binilin ba siya sa inyo? So far naman, Karen, kumito. Hindi naman malala ang sitwasyon dyan. Kagaya nito, mga minor damages lang naman sa infrastructure, lalo na dyan sa mga buildings na mahihina. Hindi naman ito major damages. Oh. At yung lahat ng kalsada at tulay sa Negros, Oriental at saka Occidental, passable na naman ngayon, Karen. So, okay. Kailangan pa yung national na ayuda natin doon. Sir, maaari po bang malaman po namin kung anong pinag-usapan ninyo ng Pangulo? Hindi pa kami nag-usap yung sa Office of the President lang yung mga ating kasama doon sa Presidential Management Staff. Ina-update lang namin po si Presidente. Director, kanina nga po, no, nabanggit na rin ninyo kay Edwin na lahat po ng mga tao doon sa mga tinamaan ng Lindol ay pwede na magsibalikan. Hindi muna dapat magsibalikan sa kanilang mga tahanan. Pero meron po kami natatanggap ng mga report na, kunwari, sa San Carlos po, sinasabi ng mayor na dapat bumalik na yung mga tao sa mga tahanan nila. Sino po ba dapat ang sundin nila?
Yung local na government sa kanila yung diskarte po nito. Pero yung suggestion lang namin, dahil sa FIVOX ay hindi naman natin kontrolado ito kung kailan mag-aftershock. Lalo na ito ngayon, hindi advisable kung kami lang ang masunod. Opo. Pero dapat masunod yung local na pamahalaan dahil sila naman ang directly in contact with the people. Lalo na ito, Tony, ano ka rin, sa gabi, yung madilim, mamaya, i-shut off nila yung kuryente. At may aftershock, mahirap talaga yung madilim. Kaya advisable ngayon na huwag na sana na bumalik sa kanilang mga tahanan dahil this is still risky up to this time. Okay. Sige po. Kasi nga, sana nga po magkaintindihan din yung mga local government officials kung talaga pong sa tingin po ng NDRRMC ay mas mapanganib pa ngayon na magbalikan yung mga tao sa kanilang tahanan. Eh sana, tune muna sila sa NDRRMC. Alam nyo na po, yung better safe than sorry nga. Ika nga po. Oo po. Yun na nga. Yung suggestion namin dito dahil sila naman ang directly responsible. Yes po. Sa kanilang mga constituent. Kaya yung advice lang namin, lalo na yung gabi, Tony Karen, mahirap ang mag-evacuate maski mag-earthquake drill tayo ng palagi. Yes po. Eh, kung nakatulog ka at may aftershock, maalimpungatan ka, wala pang ilaw, madidisgrasya tayo. Kaya advisable, Tony Karen, pansamantala lang siguro doon na mauna sa evacuation center. Covered court, yung gymnasium sa munisipyo. Okay. Mga open spaces. Hindi pa naman nag-uulan ngayon, kaya yan lang ang may advice namin sa LGUs sa ngayon. Okay. Sige po. Alright, Undersecretary Benito Ramos ng NDRRMC. Maraming salamat po. Edwin? Tanong ko lang kay Yusek, no? So, paano ba ito? Tony, with your indulgence, Tony. Okay, go ahead. Po, kung recommendation po ninyo yun, sir, na sa mga LGU, na huwag munang umuwi yung kanilang mga constituents sa mga bahay-bahay, nakausap nyo na ba? O, paano nyo pinarating? Paano nyo po pinarating sa mga offices in the regions, yung mga turing yung pautos. Yes, Edwin, meron akong regional director dyan sa region 7, region 6. Lahat ng region meron ako. Through them, yun na nga, kasi nandyan yung Office of Civil Defense natin, kaya nakikipag-ugnayan sila sa local na pamahalaan. So sa diskarte ito, it is on the discretion of the local government units kung pabalikin sila o hindi. Depende sa sitwasyon. Pero sa atin dito sa national, at to be sure lang yun. Okay. Yusek? Kung nasa labas, sa open spaces, maski gumuho kung yung mga building, kung walang tao dyan sa loob, walang casualties. Okay. Yusek, isang tanong na lang po, madalian, si Alex Santos nagtatanong. Can you confirm kung may... Good afternoon. Yeah, kung, hindi, tanong po niya kung meron na po ba daw umakyat sa mga bundok? Pakiulit ka rin na lumana po ang dating mo. Can you confirm kung meron na daw pong umakyat sa bundok? May landslide doon sa La Libertad pero wala naman casualties sa bundok. Doon sa barangay, wala naman naitala na nasaktan o namatay. Dito lang sa build-up area, yung pito na ito na casualties natin, most of them ay yung gumuho na napader yung fence ng mga bahay na maghihina. Ibig sabihin ko siguro ng tanong, Yusek, baka may mga nag-evacuate sa bundok dahil sa tsunami. Hindi naman, kasi ang alert level number 2 ay hindi ito evacuation orders. Kung tsunami ito, nag-cancel na yung FIVOX ng tsunami alert, kaya wala nang pangamba ngayon sa tsunami. Okay. All right. Well, thank you very much, Undersecretary Ramos. Edwin, we have if we have on the line Mayor Reynaldo Tuanda of Himalulod Negros Oriental. Good afternoon to you, Mayor Tuanda. Yeah, good afternoon, Dan. Okay. So, ilarawan niyo po sa amin ang damage sa Negros Oriental. Yung 5 po ba na namatay ay galing sa Negros Oriental? Hindi, sa amin bayan. Sa inyong bayan? Okay. All right. So, ilarawan niyo po sa amin, ano ang pinakamatinding na apektuhan sa bayan po ninyo? We have not been to the entrance. But pictures are coming that are badly damaged. But some buildings, some houses have been down. Okay, I think we'll try to get a better line with Mayor Tuanan of
Bacolod, no? Of Negros Oriental. Yes, yes, of Negros Oriental. Pero kasi ang mahirap din ngayon, ano, nasa tatanggap nating mga ulat, dahil sa Lindol ay meron mga cellphone lines na nadidisrupt, ano, doon sa mga lugar na tinamaan. So, hindi natin alam kung pati si Mayor ay nahihirapan na rin na makakuha ng magandang signal because of the disruption sa mga cellphone operations sa mga lalawigang yan. Alright, so ang napapanood niyo po ngayon is video feed coming from different parts of the affected areas by the quake. The NDRRMC has confirmed that there is no major damage, that all roads, bridges are still passable, and they have given an update to the Office of the President. And so far, 7 are confirmed dead because of the quake, and 5 of whom are from Negros Oriental. We're also getting reports that in one area in Negros Oriental, in Gihulngan city, there was a landslide that was triggered by the earthquake. And so far, the reports have put it at about 29 missing in that landslide. So it is feared that the death toll now, as it stands at 7, could still rise as they search for some of the missing people who may have been buried in that landslide. In Gihulngan City in Negros Oriental. Now, coming from Tony's question a while ago with you, Sec Benito Ramos, he is advising or suggesting that residents in the affected areas first stay in evacuation centers because of the possible aftershocks. At ang sinabi nga po niya, ang mahirap sa aftershocks, pinapatay ang kuryente daw tuwing gabi. At kapag namatay ang kuryente at nandun sa kani-kanilang mga bahay, mas mahirap daw po yun. Bagamat meron nga pong mga local government units na inaabisuhan ang mga residente na bumalik na sa kanilang mga tahanan. Although it really it is, as Yusek Ramos said, up to the discretion or better judgment of the local government officials there, if they find that the situation will warrant the return of the residents to their homes, although, as we've been discussing with Yusek Ramos, it may be more prudent maybe to wait or wait out more aftershocks in the next couple of hours, just so that they can be sure that you know, none of the structures could have been weakened by the initial quake and could possibly give way if strong aftershocks do indeed follow. Now, the tsunami alert has already been lifted as of 2:30 this afternoon. The FEVOC says there are no further reports of unusual sea level changes. And to those who have been tweeting asking, no, earthquakes cannot be predicted. This is exactly why extra care and extra caution is asked by the NDRRMC right now. Aftershocks are quite usual after an earthquake. Kaya ito po ang kanilang, kumbaga, binibigyan ng ng kumbaga babala sa mga oras na ito, ang mga aftershocks. Right. All right, well,